iba talagang nagagawa ng ano, no? Anong binabago ang kasaysayan. Panoorin niyo ito. Mga kapuso, humihingi ng tawad sa mga biktima ng martial law ang anak ni General Fabian Bear para sa naging papel ng kanyang ama sa kanilang paghihirap. Alam mo kasi ito, nung panahon na ito, kung kayo, ako, alam ko yan kasi na nababanggit-banggit sa akin ng father ko yan noon, si Bear, hindi si Oliver ha. Kapatid ko yung si Oliver. Si General Bear po, yan yung parang pinaka quote-unquote na tinatawag nilang berdugo ni ng dating yumaong presidente na si Marcos. Daw ha, yan yung parang ano eh, yan pinaka-general. Yan ang pinaka-boss. Eh remember no martial law, di ba? Sino ang tumata yung judge no martial law? Kung hindi ang ano, mga sundalo, kaya nga martial law eh, di ba? So yan yung parang pinaka, sabi nila, talagang matinding berdugo daw yan. Pero ngayon, yung anak niya, aba, iba ang tono. Aminado siya na lumaki siyang naniniwala na ika nga'y golden age ang panahon ng Regimen Marcos. Pero nagbago yan daw riyan nang makilala niya ang mga mismong nakaranas ng pagpapahirap o torture at pang-aabuso. Narito po ang kanilang kwento sa pagtutok ni JP Soriano. Batay sa historical records ng Pilipinas, si General Fabian Bear ang isa sa pinakamakapangyarihang opisyal ng martial law era bilang commanding general ng Armed Forces of the Philippines. Sabi nga nila eh. Oo, sabi nila. Ayoko lang nga husgan, pero sabi talaga nila, di ba, nagpapatakbo na ng bansa natin nung mga panahon na medyo masama na ang kalagayan ni Ferdinand Marcos, si Bear na, si General Bear at saka si Imelda. Yan na daw ang magka kunchaba. Isa rin siya sa sinasabing pinakatapat na tagasunod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at kasama ng dating Pangulo na umalis patungong Hawaii nang bumagsak ang rehimeng Marcos pagkatapos ng 1986 People Power Revolution. 36 na taon makalipas, ang isa sa mga anak ni Ve humihingi ngayon ng tawad sa mga naging biktima ng human rights abuses noong panahon ng batas militar. Mga krimeng nais sa katuparan sa ilalim ng pamumuno ng kanyang ama bilang pinuno ng sandata. Alam mo, malupit ito ha. Honestly, medyo malupit itong confession niyang ito kasi anak ho siya eh. Nung gumawa nung, alam mo yon, medyo sabi ko nga, wow, pag ikaw naniniwala ka pa rin na maganda ang nangyari nung martial law, naku po. Ino Leo Gonzalez, maraming salamat. Alam mo nung una, sabi ko nga eh, ay, shout out kay Papa June, Mama Tete, and Rachel. Ha? Alam niyo po nung una eh, ako po ay, alam mo yun, sabi ko nga, napaniwala nila ako na maganda yung nangyari noon, nung panahon ni Marcos. Actually, sabi talaga nung, especially, siyempre, yung mga kilala kong mga matatanda, sinabi talaga, in the first part of Marcos, maayos naman, kaya lang nung mga panahon na nagkasakit na, panahon na nag-martialo na, talagang eventually naabuso na. Naabuso, dahil nga hindi na ho siya ang namumuno, eh parang galamay na lang niya is yung asawa na tsaka ito. Eh ito pa lang, isang malaking patunay na talagang merong kalupitang nangyari noong martial law. Yes! Hindi ko naman sinasabing walang naidulot na maganda. Meron din ang dulot na maganda. Okay? Meron din na dulot na maganda. Pero meron din namang, huwag din natin itangging, meron ding talagang pag-aabuso ang ilan. Kasi whether you like it or not, pag wala ng check and balance sa gobyerno, talagang magkakaroon ng pag-abuso yan. Yan nga yung tinatawag na, di ba, yung oto, yung parang isa lang ang namumuno. Eh, yung time na yan, pag military, ano na, martial law na, military na lang ang namumuno niyan. Wala nang judge niyan. Wala nang kung ano, wala nang Senate, Congress yan. Sila na lang talaga lahat. Diyan delikado talaga ang bansa. So, wag naman usahan ng burahin, ha? Wag naman usahan ng burahin totally ng mga tanso itong history ng ating bansa. Ang lakas. Sa isang artikulong kasama siyang sumulat, ikinuwento ni Juanaver na pinalaki siya sa paniniwala na naging golden age ng bansa ang pamumuno noon ng mga Marcos. The proclamation of martial law is not a military takeover. Sabi nito isa, bakit ngayon lang amoy politika ito? Ay hindi ho, matagal na ho. Matagal na ho nila sinasabi yan. Libro na nga isunulat eh.
ano, sinulat ngayon, naglibro bukas? Hindi ho. Matagal na ho nila sinasabi, ngayon lang dinidiscuss. Ngayon lang lumalabas kasi nga, inuusisa yung kandidato. Yan ho kasi ang laging palusot nitong, sorry ho, wag ho kayo magagalit. Palusot ho ng mga Marcos loyalist na, eh bakit ngayon lang yan? Politika lang yan. Excuse me po, yung tax na sinisingil ni Yorme na sinasabi niya, eh matagal na rin ho yan. Matagal na ho yan. Etong mga sinasabi dito, matagal na rin ho yan. Eh bakit binibring up uli ngayon? Bakit bawal? Hindi ba pwedeng i-bring up pagka merong kandidatong tumatakbo na may relasyon doon sa issue? Kailangan i-bring up. Kahit nga siguro kung ano yung ginawa ni Marcos noon, binibring up natin, di ba? Oh, tanungin ko kayo, bakit binibring up nyo pa yung electric pan? Eh matagal nang nagawa yung electric pan, bakit kayo yung binibring up? Oh. Kung ganyan ang logic nyo, lahat ng lumang ginawa ni Marcos, wag nyo na i-bring up. Oh. O, oh, diba? Ah, bakit nyo kayo binibiring? Politika, politika, politika. Nga ako. Hindi, kasi hindi ho tama yung ganong klaseng reasoning na bakit ngayon, bakit matagal, bakit ngayon lang yan? Kasi ano yan eh? Ano yan eh? Politika yan eh. O, edi wag nyo rin i-bring up ang lahat ng ginawa ng tatay niya at ibinibida niyo para dito kay Bongbong Marcos. Binibida niyo yung ginawa ng tatay niya. Eh, matagal na rin yun eh. Ano ba? Mas matagal pa nga yun eh. Talaga? Wag nga ako. Kung meron kayong bubulahin, hanap kayo sa iba. At kinailangan ang martial law para kalabanin ang kahirapan at komunismo. Sa katunayan nga na, inutos na ng korte na alam nyo ba binabayaran ngayon yung mga biktima ng martial law? Alam nyo ba binabayaran yung mga nabiktima ng martial law, inutos ng korte yon. Matagal na yung ano yun, wala pa si Pangulong Duterte, nagbabayad na. Mo. Pero nang lumaki na, namulat daw siya tungkol sa mga nangyari noong martial law, lalo na nang makilala niya ang mga mismong nakaranas ng torture at pang-aabuso noon. Tingin daw niya, hindi sa pa ang 1,000,000 sorry para sa mga... Ulitin natin ha, hindi ho ako nagsabi nito, yung anak. Oh. Yung anak na mismo nagsasabi, may pang-aabusong ng ganap. Anak kayo ng... Dinanas na paghihirap ng mga taong ito dahil sa papel na ginampanan ng kanyang ama noon. Hindi raw niya maintindihan kung paanong nasasabi ng mga Marcos loyalist na walang human rights abuses na nangyari noon. Gayong may naipanalong kaso sa korte ang mga biktima at binayaran pa nga ng danyos. Alam daw niya na hindi siya ang may kasalanan sa mga nagawa ng kanyang ama, pero naniniwala daw siya na ang pakikinig sa kwento ng mga survivor ng martial law at ang paghingi ng sorry sa kanila ay makakatulong para maibsan ang kanilang paghihirap. Patuloy pa rin kinukuha ng GMA News ang panig ng pamilya Marcos kaugnay sa mga sinabi ni Juana Ver sa artikulo at ihahatid namin sa oras na meron na silang tugon. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang... Ayan. So, yun lang naman o sa akin. Hindi ko sinasabing, ulitin ko ha, para malinaw, hindi ko sinasabing totaling masama na si Ferdinand Marcos. Wala ko sinasabing ganun. Pero wag ho natin sabihin na wala namang nagawa na masama. Sipin mo sa sobrang tagal niya nakaupo, 'di ba? Merong mga mabubuti, merong magagandang nagawa, pero meron din naman pangit. Wag naman ho natin ilubog 'yon. Kaya sabihin niyo, bakit? Eh bakit? Kasalanan ba ng anak yung kasalanan ng ama? Oh, eh, yun din nasagot ko sa inyo. Yung tagumpay ba ng ama, tagumpay din ng anak. Accomplishment ng ama, accomplishment ba ng anak? Anong accomplishment ng anak?